So guys, good morning or good evening, kung nasan ka man ngayon, kung anong applicable sa'yo, magandang araw na lang, ayun. Ayan, medyo napaaga yung ano natin ngayon, reaction natin kasi may mga gagawin ako bukas. So inabangan ko na lang, tapos maaga tayo for today's video. And bagong week, bagong araw, panibagong episode, episode 31 na tayo ngayon. And grabe na ang mga ganap. Naalala ko is pupunta na yata si Clyde dun sa bahay nila, Maria Clara, at marami ang nag-aabang. Parang doon matututo siya kung paano kumilos bilang isang dalagang Pilipina. At marami ang nag-aabang doon. Nakaka-excite to, so panoorin na natin. Okay, ready? 1, 2, 3. This is it. Lalambalikan. Mama. Elias, makikita mo na tayo. Paalam mo, Nipitangire. Yan yung na-miss niya na, ano, portal. No! Sir Ibarra, nagsisa ang nangyayari sa inyo. May oras pa naman siguro. Nakilala ko lamang siya nung ako'y umuwi ng Pilipinas. Tinanggap ko siya para manilbihan sa akin, ngunit kailangan namin magpanggap na kami ay magkatugo. O baka naman, may ibang namamagitan sa inyo dalawa. Wala, mahal ko. Sadyang magkaibigan lang kami nang yung tukayo. Katukayo? Iisa lamang ang pangalan ninyo. Dalawang Maria Clara, Crisostomo. Ngunit nag-iisa ka lang sa buhay ko. Ba't nandirito ka pa? Nahuli nga po ako ng ilang segundo sa porta. Ba't ka naman nahuli? Kinailangan ni Ate Sisa ng tulong ko. At si Sir Ibarra, mabait, mapagmahal. Kaya mahal mo? Paano naman hindi mamahalin si Iba? Pagmamahal din ang tutulong sa'yo na matapos mo ang kwent ng makawin. Yun yung clue doon. Batid ko noon dahil sa kang pambihirang nila lang. Ngunit hindi ko nahulaan na isa ka palang manlilil lang. Kung ako po ang naging dahilan kung bakit kayo nag-away, baka sakaling may maitulong ako para magkaayos kayo. Alam kong masakit ang ginawa sa'yo na yung nobyo. Huwag ka naman pabigla-bigla sa pagbibitiw ng iyong mga salita. Alaala, bawiin natin ang pighati. Naunawaan ko na ngayon kung bakit kailangan mo umabot sa ganitong pagkapasya. Nais kitang patawarin, Crisostomo. Ngunit sa isang kondisyon. Kahit na ano, basta dito'y makakatulong, mahal ko. Lilisan si Clyde sa iyong pamamahay dahil nais ko na sa poder ko siya manunuluyan. Papaya kaya si Clay? Ikaw ba'y nakakasiguro? Mahal ko. Naintindihan ko na kung bakit nais mo maprotektahan ng ang iyong bagong kaibigan. Kaya't marapat din na maging ganun din ang hangarin ko. Kaya mas makakabuti kung dito siya sa amin para maprotektahan siya. Ano sa palagay mo, Crisostomo? Ikaw ba'y tumututol? Hindi. Yung expression niya. Ngunit tila yata ikaw ay may pag-aalinlangan. Ako ang may pag-aalinlangan. Nahihiba ka na ba, Maria Clara? Si Tia. Patitirahin mo yung babaeng yan dito sa atin. May biniglay. May biniglay. Uy! Kulit ni Fidel. Hindi naman kasi sa lahat ng oras kaya kong saluhin mga biro mo, Fidel. Nagot. I'm sorry. Bakit ba napakainit ng ulo mo ngayon? Kanina lamang ay nagit ng aking mga mata ang iyong pagluha sa harana ni Crisostomo. Nakita siya. Hindi oh. Todo deny pa yun. Hindi ako bulag. Nakita ko. Ako nga ang iyong tapatin. Nahuhulog na ba ang iyong loob sa aking kaibigan? Yung bibig mo ah, smado. Hindi, fake news yan. Fake news? Fake news. Fake news. Ibig sabihin, hindi totoo. Ngunit, hindi naman nakakapagtaka sapagkat kayo ay palagi magkasama. Push pa talaga.
wala akong gusto kay Sir Ibarra. Okay, klaro. Siguro, naiyak ako kasi ang ganda ng pagkakakanta niya. Ang romantic ng ginawa niya. Na-appreciate ko lang kasi, ang ginawa niya kasi doon sa pinanggalingan ko, wala nang ganyang klaseng lalaki. Exactly. Wala nang ganyang lahat ng lalaki sa amin, mapalakit. Hindi ko mahal ang mama mo. Po? Lasing kami. Alam mo na yun. Pareho kami nagkamali. Pero yung importante, kaya sa mga lalaki, tinanggap ka namin. Sakit na? Napanakit? Bakit binibining kay? Ikaw ba ay iniwan at sinaktan ng iyong nobyo? Wala nga akong panahon sa mga ganyan, di ba? Sa wakas at meron naman pala tayong pagkakatulad. Maging ako'y wala nang oras sa pag-ibig. Sakit lamang yan sa ulo. At maligaya na ako. Malaya at walang obligasyon sa kahit sino mang babae. Obligasyon? Tinanong ko ba? Binara. Ano ka mo? Wala. Sabi ko gabi na oh. Uwi na ako. Ah, sandali, sandali. Binibinigay. Ikaw ay nag-iisa. Fidel talaga. Hindi na. Hindi ko discard. Kaya ko mag-isa. Hindi ko kailangan ng escort pa uwi. Hindi naman ako katulad mga babae dito ang paduday at alagain. Sige na, babu. Babu talaga yung ano niya, no? Ay, baby. Yung babay niya. Alam ko, nai-inlove talaga si Fidel sa kanya. So sure na to. Shippers dyan, let's go. Tia Isabel, hindi ba mas makakabuti kay Clay kung nasa poder siya ng mga kababaihan na kagaya niya? Nang sa gayon ay mas maprotektahan at mas maalagaan siya. Bakit? Wala pa siyang sariling pamilya at tayo ang kukup-kup sa kanya? Batid ko po ay siya ay nagmula sa isang malayong lugar na maging ang kanyang pamilya. Kung gayon ay kung nais siya pang manatili dito sa bayan, ay dito muna siya sa amin. Para naman may kasakasama si Andeng sa pagtulong dito sa bahay. Tia, sulatan natin si Papa. Yun ay kung ipagkakatiwala ni Crisostomo ang aking katukayo. Pumapayag na ako sa iyong kahilingan. Nandito na muna maliraan sa inyo si Binibining Kay. Nakakatakot si Maria Clara, no? Kabait siya pero pag mga ganyang bagay, ano siya? Intimidating kumaga. Naku, mga dong, sana nandun kayo. Grabe. Napakaganda ng harana ni Sir Ibarra. Ay, salamat. Alam niyo, senyorita, sa kwento niyo pa lang, parang napanood ko na. Ngayon lang yata ako nakapanood ng ganun. Nakakakilig pala talaga. Bakit? Walang harana sa lugar niyo? Wala pong gumagawa nun sa amin. Paano ho manligaw ang lalaki sa babae? Ah, naku. Simple lang. Pag kami gusto ka, uy, diretsahan na, wala nang patumpik-tumpik. Magdi-DM ka lang sa social media, kuya sa dating app. DM? Oh my gosh. Opo, DM. Susulatan niyo po ng lihab yung taong nagugustuhan niyo. Tapos, pag natipuhan ka rin niya, iyayayain ka niyang lumabas. O, tapos pag nagkagustuhan na kayo, yun! Mag-jowa na kayo. Jowa? Kayo na.
Masyado pong mapusok ang babae at lalaki sa lugar niyo. Hindi naman sa ganun, Mang Adong. Wala naman kasi sa amin yun eh. Naniniwala kami sa pagkakapantay-pantay ng lalaki at babae. Mas maganda pa rin na ang lalaki ang nanliligaw sa babae. Yun po ang tama. Mas maganda yung ganun. Tama ka naman dyan, Mang Adong. Ang daming aral sa teleserye na to, no? Pinapanood ko si Sir Ibarra na magharana. Tuwang-tuwa ako. Nung una nga inisip ko ang corny, pero nung nagsimula na siya, ang ganda. Para bang ako mismo yung kinakantahan niya. Ini-imagine niya. Ikaw sana'y muling magbalik. Walang buhay. Ganyan po talaga, Senyor Ibarra. Hindi po siya tumitingin sa estado ng buhay ng isang tao. Mayaman, mahirap. Ipaparamdam niya sa'yo kung gaano kayo kahalaga. Oo nga po. Sang-ayon ako dyan. Ideal masyado si Ibarra. Kaya swerte-swerte ko dito ako nakatira sa kanya. DM. Di. Jowa. Sige pa. Tinuruan niya ng mga bagong words recently. Aliw! Ang ganda ng pagka incorporate kay Clyde dito sa kwento. Sir, pinatawag niyo po ako. Nais sana kitang makausap, Miss Clay. Maupo ka. Informal. Meron sana akong mahalagang sasabihin sa iyo, ngunit huwag ka sanang mabibigla. Hello? OMG. Don't tell me, naghiwalay kayo ni Maria Clara? Hindi. Hindi. Sir, maayos kami, Maria Clara. Good. Eh, kung ganun po, ano pong sasabihin mo sa akin? Magkausap kami ni Maria Clara kagabi at at meron sana siyang pakiusap sa akin. Nakiusap siya na kung sana ay doon ka lang daw muna maniraan sa kanya. Ho? Ito ba yung sinasambit, Maria? Napatutuloyin mo sa bahay niyo ang kaibigan ni Crisostomo? Iyong Clyde? Oo, Victoria. Kaibigan na ngayon na dati ay pinsan. Maria, sino ba talaga ang babaeng ito? At bakit siya nakikitira sa lalaking hindi niya kaano-ano? Maria, nakalimutan mo na ba ang ginawa nila sa iyo? Maliban sa iyong nakwento na kahiwagaan niya sa piyaterio, siya rin ang naging dahilan ng pagsiselos mo kamakailan. Yan din ang sinasabi sa akin ni Tia Isabel. Hindi rin siya sang-ayon sa pagkupkup ko sa kanya. Ngunit ipinaliwanag naman sa akin ni Crisostomo na ayaw niya lang magkait ng tulong sa kapwa. At wala naman akong dahilan para magselos doon. Kahit pa, ang babaeng yun pa rin ang nagdulot sa'yo ng malulungkot na gabi. Gusto mo bang pahirapan natin siya? Hindi naman yun ang aking intensyon. Kung gayon, bakit mo siya kukupin? Para mas mabantayan mo ng mabuti? O hindi kaya para rin makaganti? Sinang, itigil mo na yan. Simple lang naman ang aking rason. Gusto ko lamang siyang maprotektahan. Proteher na de ke? Hindi pa rin maganda na naninirahan ang isang babae sa poder ng lalaki, lalo na't hindi sila kasal o hindi magkadugo. May punto si Maria. Bueno, mi amiga. Hindi mo ba pagsisisihan ang iyong desisyon?
Hindi mo kilala ang babaeng iyon. Hindi mo alam kung saan siya galing o kung anong pakay niya. Sa tingin ko ay ito na ang pagkakataon para makilala ko siya na mabuti. Busilak ang heart niya, ni Mara Clara. Nagbibiro po ba kayo, sir? Prank ba to? Hindi ako nagbibiro, Miss Clay. Ang layunin niya ay para mas protektahan at alagaan ka, Miss Clay. Maprotektahan? Uy, andyan naman po kayo, di ba? At saka sa totoo lang, kaya ko namang protektahan ang sarili ko. Ang kailangan ko po ay matitirhan. Oh, meron na, dito. Okay na po ako dito. Kung ako lamang masusunod, eh, mas gugustuhin ko sana na dito ko na lamang manatili. Ngunit ayokong umabot sa punto na ikaw ay pag-uusapan at kukutyain dahil hindi tama na dito ka nakatira. Kasi sir, nag-aalala ako, baka mamaya may masamang balak sa akin ng nobya mo. Baka pagdating ko doon, ibuli niya ako, tapos pahirapan niya ako, tapos paglampasuhin niya ako ng bubong. Miss Clay? Sorry sir ha, hindi naman sa pag-aano, pero parang bait-baitan lang naman yung jowa mo. May pagka-mean girl yan deep inside, kasi di ba pretty siya, attitude yun. Attitude. Hindi ko naiintindihan ang mga sinasabi mo. Ngunit nararamdaman ko na sinisiraan mo ang aking mahal. Laka. Hindi ganong klaseng tao si Maria Clara. Napakabait niya sa kanyang kapwa. Por favor, ipahanda niyo na ho ang karwahe ng Beaterio. Kailangan na ho madala ng pobreng babae ngayon sa hospital psychiatric. Kaya takot siya. Magamot ng dalubhasang doktor ang kanyang pag-iisip. Oh no. Sir, baka dali niya ako sa hospisyo. Muntik niya na gawin sa akin yun noon, nakatakas lang ako. Ay. Kaya nga ngayon ay mas makikilala ka na niya at nakatitiyak akong hindi niya gagawin yun. Hindi rin ako papayag na mangyari yun. Ay, basta, hindi po ako titira sa kanya. Miss Clay, ginagawa lamang ito ni Maria Clara para sa iyong ikabubuti. Ayaw mo ba yun? Makakasama mo na ang mga katulad mong babae? Katulad ko? Sir, babae po ako, pero hindi ko sila katulad. Iba ang mundo namin. Iba ako sa kanila. Hindi po ako aalis dito. I'm staying right here and that is my final answer. Miss Clay! Miss Clay? Na-stress na siya. Si Ibarra. Wala, paano yan? Kakausapin siya ulit. Ginabi na lang sila, no? Maaari ba tayong mag-usap ng maayos, Miss Clay? I've made up my mind. Hindi ako sasama sa kanya. Kung ayaw mo sa akin, o edi aalis ako. At saan ka naman pupunta? Sa gubat. So, ewan ko, basta kahit saan. Maghihintay na lang ako na magbubukas na portal. Kung ako lamang ang masusunod, ay mas gugustuhin ko sana na dito ka na lang. Kasama ko. O yun naman po pala. Gusto mo rin naman pala ako. Nandito. Choice mo rin naman pala yun.
Pero kailangan din natin pakinggan si Maria Clara. Dahil baka nga naman mas mainam kung doon ka muna maninirahan sa kanila. So, pinapaalis mo na talaga ako? Sir, ginagawa mo lang ba to para magpa-good shot sa nobya mo? Para patawarin ka na niya? Hindi ko to ginagawa para sa personal kong interes o maging para sa relasyon namin ni Maria Clara. Ang totoo ay iniisip din kita. Paano naman makakatulong sa akin yun? Eh, ayoko nga doon. Gusto ko dito. Gusto ko kasama kayo ni Mang Adon. Miss Clay, alam kong mahirap ang pakiusap ko sa'yo na lumipat ng tirahan, lalo na't naging malapit na sa'yo ang mga nakatira dito. Ngunit, may mga gawain at gawi ang bayang ito na tataliwas kung ipagpapatuloy mo ang pagtira dito. Lalo na't ikaw ay babae, ako naman ay lalaki, at hindi tayo magkaano-ano. Sabihin mo, wala lang talaga ako sa'yo. At dahil ikaw naman ay kaibigan ko na, ayoko rin naman na maging malayo ka sa akin. Kaya't palagay ko'y mas makakabuti kung doon ka nalang talaga maninirahan kay Maria Clara. Sigurado akong mapoprotektahan at mas maalagaan ka doon. Dahil maniwala ka sa akin, wala akong ibang hangarin, kundi ang kaligtasan at kapakanan mo. Okay. Fine. Pumapayag na ako. Pumayag din siya. Maraming salamat. Wala nang problema, okay. Pumayag din. Wow, ang ganda ng shot na to. Grabe. Cinematography talaga dito. Ganda. Sir, may time ka pa para bumakaut, ha? Pwedeng-pwede mo pang bawiin yung session mo. Mas mabuti kung naririto ka nang magkakilala na kayo ng aking nobya. Madalas po ba kayong dadalaw? Hindi ko sigurado dahil kailangan kong pagtuunan ng pansin ang paaralan. Ngunit kung may pagkakataon ay bibisita naman ako. Namimiss kita. Hello? Uy! Tsaka si Mang Adong. Ay nako! Ang kulit ni Clay. Sigurado akong malilibang ka ng gusto dito. At di akong maiibsan ng iyong pangulila. Handa ka na bang pumasok? Tayo. Parang job interview ito, ah. Lord, send help, please. Send help. Magandang araw, Anding. Si Maria Clara? Nasa kwarto, ho. Tatawagin ko lamang po ang aking kinakapatid. Upo po muna kayo. Gracias. May bad feeling talaga ako dito. Hindi ako bagay dito. Ang ganda ng bahay talaga. Makaluma pero maganda. Buenas tardes. Buenas tardes, Maria. Hello. Tia Isabel. Buenas tardes. Inihatid ko lamang si Miss Clyde dito at inihahabilin ko niya sa iyo. Magandang umaga po. Ay, ang bait. Bienvenido a nuestra casa, Clay. Nakaka-intimidate si, Julian. Well-mannered kasi siya, tapos alam mo yun, grabe yung aura niya.
Ang pilit yung smile niya. Ala, tapos na. Ang ganda ng mga shots dito talaga. Grabe yung sakit lamang sa ulo ang binibigay ni Binibining Clay. Kaya mas maingam na rin na nasa poder siya ni Maria Clara upang matunan niya ang tamang kilos ng isang matintimang dalaga. Tuturuan. Case of emergency, sa bintana ulit ako tataan. Hindi ko talaga maunawaan kung ano talaga balak mo sa babaeng yan. May pakiramdam ako sa kanya. Kakaiba. Naintindihan ko naman po, dapat naman talagang matutunan yung mga magagandang asal, gawain bahay. Pero para sa mapapangasawa, hindi po ba dapat tayong mga babae ay hindi lang nabubuhay para sa mga lalaki? Diyos mo. Magdasal na lamang tayo, Clay. Magkaiba sila ng paniniwala. Ayan! Tapos na, guys. Thank you so much for watching this with me. My goodness. Grabe na yung mga ganap. Kaabang-abang bukas. For sure, magsa-start na yung parang training niya dito kung paano maging dalagang Pilipina na alam mo yun, yung sinuuna talaga. And yun nga, nakakatuwa yung karakter ni Clyde dito kasi siya yung nagdadagdag ng spice sa kwento. And nakakatuwa yung mag-meet yung makabagong Maria Clara at yung makaluma. Kasi parang pareho silang tama. Kaya parang mapapaisip ka kasi may mga magandang bagay talaga dati na hindi na ginagawa ngayon at meron mga bagay ngayon na dapat dati ganun na rin. So parang ikaw na lang magbabalanse, ikaw magde-decide kung anong gusto mong makuwang aral dito. So maganda yon. And yun na, kaabang-abang talaga bukas, guys. See you again. And I hope na-enjoy nyo itong panonood kasama ako. And medyo maiksi yung video natin for today kasi medyo mamadali ako. May lakad lang tayo ng importante. Okay, thank you so much, guys, and see you again tomorrow.